Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Lifegiver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Declare what the Word of God can do in our life. Pakihawakan ng Bible, I am. What the Word says, I am. I will be. What the Word says, I will be. I love God. I trust God. I believe He will finish what He has started in my life. Praise God. Sa mga hindi pa familiar sa verse na yan, Philippians 1:6, pwede nyo nang kunin yon. God is able to finish what He has started in our life. He will complete it. Philippians 1:6 po yun. Let's read our text this morning found in the book of John chapter 10, beginning verse 1, 2, 6, and then lulukso tayo mamaya. Pupunta tayo sa 24 up to 27. I'm using the Passion Translation. Join me in reading the verses. Verse 1, Jesus said to the Pharisees, "Listen to this eternal truth. The person who sneaks over the wall to enter into the sheep pen, rather than coming through the gate, reveals himself as a thief, magnanakaw, coming to steal." Verse 2, "But the true shepherd walks right up to the gate." Verse 3, sabi ng 3, "And because the gatekeeper knows who he is, he opens the gate to let him in, and the sheep recognize the voice of the true shepherd. For he calls his own by name and leads them out, for they belong to him." Verse 4, "And when he has brought out all the sheep, he walks ahead of them and they follow him, for they are familiar with his voice." 5, "But they will run away from strangers and never follow them because they know it's the voice of a stranger." Verse 6, "Jesus told the Pharisees this parable even though they didn't understand a word of what he meant." 24, tuloy po natin. Pagdating sa 24, "When the Jewish leaders encircled him and said, 'How much longer will you keep us in suspense? Tell us the truth and clarify this for us once and for all. Are you really the Messiah, the anointed one?'" 25, "Jesus answered them, 'I have told you the truth already and you did not believe me. The proof of who I am is revealed by all the miracles that I do in the name of my Father. Yet, you stubbornly refuse to follow me because you are not my sheep, as I've told you before.'" 27, the last verse that we're going to read, "My own sheep will hear my voice, and I know each one, and they will follow me." Palapakan natin ng Lord sa napakagandang pangako niya. Makakaupo na po tayo. So I know that many of us are already familiar with this chapter. The whole chapter of John 10 has something to do with the shepherd and the sheep.
Hello, and who is our shepherd? Psalm 23, verse 1, the Lord is our shepherd. The Lord is my shepherd. Diba? Ano pang hahanapin natin? Bakit pa tayo magkukulang? Dahil ang Diyos ang ating shepherd, siya ang ating pastol. And tayo yung tinatawag na tupa ng Diyos. Tingnan natin yung verse 1. Kasi sa kulungan ng sheep, may umieksena. Verse 1 ng John 10, look at this. Doon sa pinakaunang binasa natin, listen. Pakisabi, listen. Kaya napakahalaga maging sa every Sunday, dapat ready tayo na makinig ng salita ng Diyos. And by the way, itong verse 1 pa lang, connected na sa ating pag-aaralan sa umagang ito. So sabi ni Jesus sa kanila, listen to this eternal truth. The person who sneaks over the wall to enter the sheep pen, yung mga hindi daw dumadaan sa gate, lumulukso na lang sa wall at kung saan-saan dumadaan, sino daw sila? They reveal themselves as a thief, or he reveals himself as a thief, coming to steal. Actually, sa John 10:10, nabanggit dyan kung sino yung thief. Naalala natin, John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. And who is the thief? Pakisabi, Satan. In this world, mayroong magnanakaw. At sino ang tinutukoy na magnanakaw? Si Satan. Si Taning. Kaya sa buhay natin, dapat alam nating i-recognize kung galing sa Lord or galing sa magnanakaw, galing sa kaaway. Dahil ano ang pangarap ng kaaway? John 10:10? To steal, to kill, and to destroy. Tatlo lang ang pangarap niya. Hello? At mangyayari lang yon pag mayroon siyang nakitang entry point. Hindi siya dadaan sa gate. Alam niyo, ang ating kaaway ay trespasser. Pag sinabi nating trespasser, yan ay gawain ng magnanakaw. Madalas umiksena ang magnanakaw pag di ka ready. Pag may nakita siyang bukas na pintuan, pag may napabayaan kang bukas na pinto, abay, opportunity niya yon para makialam sa loob ng bahay. Kukunin niya kung anong gusto niyang kunin. Ganon umiksena ang magnanakaw. Ganon si Satan. Pag may nakita siyang entry point, and the only entry point of the enemies is sin. Pakisabi, sin. Kaya nga, napakahalaga na nabubuhay tayo na sumusunod sa ating Panginoon dahil ayaw ng Lord na nagagalaw tayo ng kaaway. At kailan tayo nagagalaw ng kaaway? Pag may bukas na pintuan. Ulitin ko po, ano yung bukas na pintuan? Kasalanan. Amen? So, kapag may nakita ang kaaway na bukas, hindi siya dadaan sa gate. Ah, may bukas dito. Dito ako dadaan. Makikialam ako. Pero, our shepherd is very gentle. Sabi ng verse 2, but the true shepherd walks right up to the gate. Dadaan siya. Bago may ipagawa ang Lord sa atin, papaalam niya muna sa atin, gusto mo ba anak? Jeremiah 29:11, anak, ito yung pangarap ko sa'yo. Gusto mo bang gawin ko yan sa'yo? Ipapaalam pa rin ng Lord. Hindi siya kagaya ni Satan na trespasser. Very gentle ang Lord. Because if we say, yes, Lord, I want that to happen, tsaka palang gagawin ng Lord, He always asks permission. Amen? Ganun ang ating Lord. Very gentle. Kaya nga, binigyan tayo ng choice. Napag-usapan na natin yan last Sunday about obedience. Obedience is a choice. If you choose to obey, good for you. Mapapabuti tayo. But if you choose to disobey, we will suffer the consequence. Mayroong tinatawag na pagbabayad. May kabayaran ng anumang pagsuway or hindi pagsunod sa Lord. Tuloy natin verse 3. Look at this, ang ganda ng verse 3. Because the gatekeeper knows who he is. Yung tinutukoy na he is, the gatekeeper knows who the shepherd is. O ito na yung shepherd pagbubuksan niya. Hello? At hindi lang yung gatekeeper ang nakakakilala sa shepherd. Ito pa, tuloy natin. He opens the gate to let him in and the sheep. Pakisabi, sheep. Sino ang tinukoy na sheep dito?
the people of God, yung mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap kay Kristo, kung yung gatekeeper, alam niya ang boses, ang tinig, ang itsura ng shepherd, mas lalo ang sheep. And since we are all sheep of God, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga tupa ng Diyos, are we familiar with the voice of our shepherd? Hello? Napakalinaw dyan. The sheep recognize the voice of the true shepherd. Pakisabi, recognize. Alam niya ang tinig ng kanyang shepherd. Church, the moment tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, may inilagay ang Lord sa atin, and that is the Holy Spirit who will speak to us and will always remind us, anak, wag yan, wag mong gagawin yan. Mayroong tinatawag na still small voice. Magre-remind sa'yo, anak, ito yung gawin mo. At hindi ulitin ko, paulit-ulit ko nang sinasabi ito, hindi po madamot ang Diyos sa instructions. Amen? Alam nyo, hindi kami ganito lumago ni Pastor kung yung mga instructions na yon ay binaliwala lang namin. It matters to God kapag nagbibigay si Lord ng instructions. And we can say we are familiar. Ako mismo, familiar ako sa boses ng Diyos. Alam ko kung ang Diyos ang nangusap. Kagabi, bago ko lang ituloy yung verses, kagabi actually medyo physically mahina na talaga ako. So, I was preparing the PowerPoint. Actually, ang gumawa na niyan si Kenneth kasi binigay ko na lang yung text. O ikaw bahalang mag sa PowerPoint. Kasi kagabi, tuloy-tuloy na yung puyat. Marami na kaming ginagawa dahil malapit na ang pasukan. Dahil ganun nga ang teacher, October 5, pasukan na. Wala mang physical, wala mang face-to-face, marami kaming piniprepare. Akala ng mga tao siguro, relax kaming mga teachers, sobra. Sobra ang trabaho namin at yung work from home namin hanggang alas 12 ng midnight. Ganun kami mag-work from home. Gising kami hanggang ating gabi. Hindi man every night yun, pero majority ng gabi, marami kaming ginagawa. Kasi hindi naman namin kayang trabahuin pag gising ang mga bata, di ba? Yun ang disadvantage ng work from home. Gagawin mo muna yung work mo sa home bago mo gawin yung trabaho mo sa school na work from home, di ba? So, hindi mo pwedeng pagsabayin. So, puyat talaga ang laban. Kagabi, medyo physically na parang bibigay na yung katawan ko. I heard the voice of God. The voice of God said, God said, take a rest, my child. God cares. Amen? Sabi ko, Lord, paano yung ituturo ko? I'll take care of it. I'll take care of you. Pagising ko, kasi itong message na to, actually, na-receive ko lang kahapon. Mayroon akong ibang mini-meditate. Pero during Don't Watch, ito yung in-impress ng Lord habang nagtuturo si Pastor about this message. Kaya katatanggap ko lang kahapon. Nakukuha natin? Hindi. Sa pagtuturo namin, hindi kami ang nasusunod. Kahit mayroon mang kaming mini-meditate na ng ilang araw, kung sinabi ng Lord, wag yan, wag yun. Si Lord ang nasusunod. And I am familiar sa voice ng Lord. So habang nagtuturo si Pastor, in-impress ng Lord ito sa akin, yes Lord, I will obey. Pero dahil nakita ng Lord na diretso ko ng puyat, sabi ng Lord sa akin, take a rest, my child. I'll take care of you. So, pagising ko, grabing mga revelations nang dumating na ito na yung pinag-uusapan natin. Amen! Si Lord ang bahala. Si Lord ang bahala. Just obey. At grabe nung natanggap ko yon, there is peace, there is joy in my heart. Yes, Lord, thank you. You care. Even sa aking physical condition, God cares. So ituloy ko lang, you must recognize the voice of God because you are His sheep. Tayo yung mga tupa ng Diyos. So, sabi niya, the sheep recognize the voice of the true shepherd for He calls His own by name. God calls us by name. Napaka-gentle ni Lord. Hello? Kaya alam niyo, kung ganun ang nature ng Lord, napaka-gentle. Dapat ganun din ang nature natin. Amen? We bear the kingdom of God. Or we bear
the culture of heaven. Kung ano yung kultura ng ating hari, yun ang kultura natin. Ako yung taong hesitant akong mag, ano, may mambalaw. Alam niyo, may mga eskwela akong, may mga tawag sa kanila, may mga nicknames sa kanila. Yung iba, hindi ko kasi sila tinatawag sa mga, anong tawag doon? Yung mga palayaw nila, may pangaranda. May mga eskwela akong ganun ang tawag sa kanila, na even ng mga former teachers nila, pagdating sa akin, I don't call them that way. Madam, tasay nga rantutan na, no, call her Angelica. No, call her Jerwin. Ayoko silang tawagin doon sa pangalan nilang pinapangit. Nakukuha natin? Kasi culture ng Lord yun. Kaya sa mga anak ko, ayoko rin silang nagbubuli. Yung nagsasabi ng name calling, hindi ko sila pinapractice ng ganun. May mga magulang na they are so fond of doing that. Diba? Alika nga dito, baboy, kabayo, kandara, anak da. Hello? Akala natin, nakakatuwa. Alam nyo, na-establish na doon ang character. Ako yung taong, ayoko talagang mamintas. Ako gabay sumambalaw. Ang ano, kabalaw-balaw lamay to. Hindi ko yun. Hindi kami pinalaking ganun. Alam nyo kung bakit? My father is a PWD. Person with disability. Sa mga hindi pa nakakaalam, putol ang kamay ng daddy ko. Isang kamay lang. Ito, talagang pudpud. Sino nakakita na sa daddy ko? Nasa heaven na sila ngayon eh. 2012 nung sila ay umuwi sa langit. So, nung buhay sila, talagang disabled person ang daddy ko. Never ko silang ikinahiya. Kapag dumadalaw sila sa school kasi nakabike sila kahit single hand, kaya nilang magbike. Maraming kayang gawin ng daddy ko. So, dahil ako ay na-expose sa ganong tatay, hiyang-hiya akong mambalaw kasi hindi ko gustong gawin nila yon sa daddy ko. Nakukuha natin? So, may mga taong ganon. Call them by name. Ang gano'n si Palayaw Tutan. Ay, si Palayaw Tutan, Kim. Ganong salita. Hindi ako sanay magsalita ng ganon. I don't call them by that name. Why? Because that is the nature of God. Amen? Kahit nasanay tayong ganon, pwede pa namang umpisahan. Kung nasanay kang tawagin ng asawa mo na sa pangit na pangalan, abay, umpisahan mo nang tawagin siya sa napakaganda niyang pangalan. Diba? Sa mga anak mo, stop calling them by name. Yung mga nagme-make names sila. Bakit? Hindi yun ang personality ng Lord. So, pagdating ng verse 4, sabi niya, when he has brought out all his sheep, he walks ahead. Ganito ang shepherd natin. Siya dapat ang nauuna. Amen? You put yourself behind. Doon sa harapan mo ang shepherd at sa likuran ka. Amen? Your shepherd must always be ahead of you. Because you don't know. Alam niyo ba ang isang personality ng sheep or karakteristik ng sheep na mga tupa, sunod lang ng sunod, wala silang sariling desisyon. Ganito daw. Kasi may mga pag-aaral sa mga tupa na, itong mga tupang na to, very dependent sila sa shepherd. Kapag, look at this, kapag may isang sheep na nahulog sa bangin, kung wala ang shepherd na magka-guide sa kanila, dahil may isang nahulog, magsusunodan na yan. Akala nila yung ginawa ng isa tama. Wala silang sariling pag-iisip. They just obey. Kaya, kadalasan, ano ang hawak ng shepherd? Staff. May hawak siyang baston. Para kung saan siya ginanon yung sheep, susunod sila. Hello? Masunurin. Pero hindi sila marunong mag-isip ng mag-isa. Kahit mapapahamak na sila, sunod pa rin ang sunod. Buti na lang, mabuti ang shepherd natin. Amen! Na hindi tayo mapapahamak pag sunod tayo ng sunod. Amen! Hallelujah! So, yun ang isa sa characteristics ng sheep. We always obey the shepherd. At ang ganda ng pangako ng Lord sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture.
He leadeth me beside the still waters. Hello, nililid ako ng Lord. Kung saan, maraming damo, di ba? Saan mo kumakain ng damo? Ay, wala pala. Ibig sabihin, abundance. Pakisabi, abundance. There is abundance. Hindi kanya ililid doon sa mabato. Doon hindi kanya ililid. Pero, mayroon kang dapat gawin. Make your shepherd always ahead of you. Amen? Let your shepherd lead you. Hayaan mo siyang mag-lead sa'yo. Alam niyo, maraming tao, akala nila maganda yung pangarap nila sa buhay nila. Kaya sila ang nasusunod. Kapatid, ito yung natutunan ko. Kapag nakilala mo, grabe, ang ganda ng pangarap ng Lord sa atin. Napaka-best. Walang incomparable. Grabe. Natutunan ko ito nung ako'y nasa Lord na. Kung itutuloy natin, look at this verse. Sorry, pakibalik mo yung verse 4. Napakaganda nung last phrase. He walks ahead of them. The shepherd walks ahead of the sheep. And they will follow him. Sino daw ang susunod? Yung mga sheep. For they are familiar with his voice. Hello? Bilang mga anak ng Diyos, hindi lang mga pastors, hindi lang mga leaders, hindi lang mga nagba-Bible study, hindi lang yung mga pumupronta dito sa harapan ang nakakarinig. Lahat ng anak ng Diyos must hear the voice of the shepherd. Amen? Amen po? In the Old Testament, selected lang ang nakakarinig sa Lord. Sino ang mga madalas makarinig sa Lord in the Old Testament? Prophets. Itong mga propeta na to, they are also called judges. Kaya ang sasabihin nila, hear ye the word of the Lord. Even Moses was also a prophet. Ito ang sinasabi ng Diyos, makinig kayo. There was a time, gusto ng Lord magsalita sa Israelites. Pero natakot sila. Anong sabi nila? Anong request nila sa Lord? Ay, anong request nila kay Moses? Moses, sabihin mo sa Lord, sa'yo na lang mangusap si Lord at sabihin mo na lang sa amin kung ano ang pangungusap ng Lord. Alam niyo kasi, nung unang panahon, pag nangungusap ang Lord, may mga kulog, may mga kidlat pa dyan. At kapag hindi tama ang puso mo, matatakot ka talaga. Hello? Alam niyo? They missed the opportunity. Nangungusap na nga ang Lord, bumaba na ang glory ng Lord sa pamamagitan ng pagbaba din ng ulap. And then nangungusap na ang Lord sa Israelites, nagtago sila. At sabi nila, si Moses na lang. Kaya anong ginawa ni Moses? Umakyat siya sa Mount Sinai at doon nangusap ang Lord sa kanya. Laging willing ang Lord na magsalita, but not people are willing to listen. Not all people are willing to listen. Amen? Kagaya ng mga Israelites, Lord, sa iba nyo na lang sabihin. Bakit? Hindi ako sanay. Pero alam nyo, in the New Testament, at kasama tayo sa New Testament generation, ito yung mga Christians ng New Testament, kasama na tayo sa generation natin. We are so privileged. Why? Hello? Because we can hear from God kahit hindi tayo propeta. Amen? Kahit hindi tayo judges, we can hear from God. God has placed His Holy Spirit in our hearts. Kaya kung minsan, kahit di ka na magtanong sa pastor, you can hear from God. God will speak to you. Kaya lang ang tanong, kailan humihintong mangusap ang Lord? Mamaya masasagot po natin yan. Tuloy natin verse 5. Sabi niya, they will run away. Pakisabi, run away. May mga boses na makikialam habang nandito tayo sa lupa. Boses ng mga strangers. Pero ano ang respond ng mga sheep? They run away. They go away when they hear the stranger's voice because they know it's the voice of a stranger. Pakisabi, they know. Alam natin. Kung minsan nagtatanong tayo, Lord, gusto nyo ba to? Minsan, alam nyo, maraming paraan kung paano mangusap ang Lord. Kung minsan, yung ang bilis-bilis ng tibok ng puso mo, yung pala, sabi ng Lord, huwag mong gagawin yan. But if you insist, God is not pleased. Maraming paraan kung paano tayo kausapin ng Lord.
So, sabi ng verse 6, Jesus told the Pharisees this parable, even though they didn't understand. Bakit kaya gumagamit si Lord ng parable? Mamaya masasagot natin yan. Verse 24, lulukso tayo. Sabi niya, the Jewish leaders, nag-request sila, Lord, sabihin niyo na lang sa amin ng diretsahan, kayo ba talaga ang Messiah? Huwag niyo na kaming ipaligoy-ligoy sa parables. Parang sinasabi nila yon. Pwede ba, Lord, sabihin niyo na lang kung kayo talaga ang Messiah? Anong sabi ng Lord sa verse 25? Hello? I have already told you the truth, but you did not believe. Ang Lord, hindi madamot. Nagbibigay na siya. Nagmamanifest siya, but they did not believe him. Yet you stubbornly refused to follow me. Paano? Paano nakita ng Lord na hindi sila naniniwala? Hindi sila sumunod. So they hear and they don't obey because they did not understand. Kaya, anong sabi ng verse 27 na napakahalagang verse? Sabi niya dyan, my sheep hear my voice. My own sheep will hear my voice. I know each one and they will follow me. Sa King James Version, sabi niya, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. So, kung papapansin natin, may apat na limang characteristics ang sheep na nabanggit dyan bago yung ating theme. The sheep hears the voice of the shepherd. Pangalawa, the sheep obeys the voice of the shepherd. Amen? Pangatlo, ipakisulat na lang. The sheep also recognize the voice of the stranger. Nare-recognize niya. Amen? Pang-apat, the sheep do not obey the voice of the stranger. Nakukuha natin. At panglima na napakahalaga, the sheep knows or know his shepherd and the shepherd is known. The shepherd know them. It is important that you know who God is. Pero ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Minsan nag-post ako sa Facebook, does God know you? Napakalinaw ng verse 27, my sheep hear my voice. I know them, sabi ng Lord. Kilala ba tayo talaga ng Diyos? At bakit kilala si Diyos? Bakit kilala ng Diyos ang kanyang sheep? They follow me. Amen? They hear and they follow. Our theme this morning is all about kingdom principle in the area of hearing God. Last week, napag-aralan natin itong obedience. Napakahalaga ng obedience. Amen? Amen po? Tanong, paano ka susunod kung wala kang naririnig? Paano mo gagawin ang pinapagawa ng Diyos kung hindi mo naririnig ang Diyos? Christians are contented. Contento sila na hindi nila naririnig. Or hindi sila nakakatanggap ng instructions ng Lord at akala nila okay lang yon. It is never okay not to hear from God. Uulitin ko po, laging willing ang Diyos na magbigay ng direction. Romans 8:14. Look at this verse. They that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hello? Sino daw mga tinuturing na anak ng Diyos? Those who are led by the Spirit of God. And you receive the Spirit of God. Hello? Hindi lang mga pastors, hindi lang mga evangelists, hindi lang yung mga song leaders, nagba-Bible study ang naka-receive ng Spirit of God. As many as are led by the Spirit of God, you must be led by the Spirit of God because you are sons and daughters of God. Amen! At laging willing ang Lord. It's never okay not to hear from God. Alam nyo nung baby Christian ako, grabe kung mangusap ang Lord sa akin. And up to now, mamaya mauunawaan natin bakit humihinto. Bakit nung baby Christian tayo, grabe yung pangusap, suddenly nakat. Biglang hindi na natin marinig ang tinig ng Lord. We need to realize this. At
Natanggap ko tong message na to kahapon, nagtuturo si Pastor, nabanggit niya kasi sa obedience, isa sa reward ng obedience na hindi ko nabanggit last Sunday is, God will always guide you because you are obedient. Yun yung isa sa reward ng obedience. Dahil masunurin ka, igaguide ka palagi ng Lord. Dahil nakita ng Lord na yung mga little matters, sumusunod ka, bibigyan kanya ng next instruction. Kung yung mga dating binigay ng Lord, hindi mo na masunod, magbibigay pa ba siya ng bago? How can you expect God to do that? Yung mga alam na natin na salita ng Diyos, hindi pa nga natin nagagawa, magbibigay pa ba si Lord ng dagdag? Hearing from God matters. Pero bakit hindi lahat nakakaunawa? Sabi ng Isaiah 30:21, napakalinaw ng verse na ito, thine ears shall hear. Laging willing ang Lord. Thy ears shall hear a word behind thee saying. Mangungusap palagi ang Lord. This is the way, walk ye in it. Ito yung daan, anak. Pumunta ka sa kanan, pag yun dapat ang puntahan mo. Pumunta ka sa kaliwa, kung yan ang pupuntahan mo. Oh, God is always willing to give directions. God is always willing to instruct us. Amen! Don't tell me na hindi natin alam. Dahil mula nung tinanggap natin ang Lord, masipag si Lord magbigay ng instructions. Kaya posible pala na nung naging Kristiyano tayo, hindi na tayo magkakamali. Amen! Bakit kinumand ni Lord sa Matthew 5, be perfect as your Father in heaven is also perfect? Because it is possible. Because He is the one instructing us. Anak, ito yung daan. Hindi ka magkakamali, anak. Ito yung daan. Kung minsan, dahil hindi tayo comfortable doon, Lord, hindi ako comfortable dito. Pwedeng dito na lang ako. That's the time na sunod ka. At kung paulit-ulit na ikaw ang nasusunod kaysa sa Diyos, huwag ka nang umasa na mangungusap pa ang Lord sa'yo, malibang mag-repent tayo. Amen? Napakahalaga, napaka-precious ang tinig ng Diyos. Alam niyo ba na kapag ang Lord ang nagsalita sa Old Testament, grabe yung kanilang reverence. Kaya ako, pag nangusap ang Lord sa akin, I obey at once. Dahil, tandaan nyo to, this is my principle. Delayed obedience is still disobedience. Very particular ako pag nag-utos ako sa mga anak ko because I want to build a good character sa kanila. Bawa, inutusan ko si Grace. Grace, magwalis ka sa sala. Gusto ko isang sabi ko lang, sumunod na sila. Dahil gusto kong i-develop yung culture of heaven sa kanila. Gusto kong makita sa trabaho ng mga magulang yon. Tapos kung sa kalimbawa, hindi siya agad sumunod, Grace, isang sabi lang. Very particular ako because delayed obedience is still disobedience. Anak, hindi naman ako talagang nagagalit sa kanila eh. Madali silang turuan. Anak, next time, pagkasabi ko, sunod kayo kaagad. Sinasabi ko yan sa kanila, anak, delayed obedience is still disobedience. So alam nila yung ganong prinsipyo. Kaya kahit ano pang ginagawa nila, kahit nagbabrowse sila ng cellphone nila or may ginagawa silang iba, pag may inutos ako, sunod sila agad. Dahil ang prinsipyo, pag hindi ka sumunod agad, that is still disobedience. Hindi nalutuwa ang Diyos kahit sumunod ka later. Hello? Kaya ako, pang mayroong malinaw na instructions ang Lord sa akin, I obey. Kahit di ko pa naiintindihan kung bakit, I just obey. Because the moment you obey, you will see it clearly. Amen! Gusto ng tao, Lord, ipakita niyo muna sa akin yung whole picture. Bakit ako susunod? Look at Abraham. Sabi ng Lord, umalis ka sa lugar na yan. Pinakita ba ng Lord kung saan siya pupunta? Hindi! I will show you. Siguro sabi ng Lord, oh, pag umalis ka, tsaka ako palang ipapakita. Hindi papakita yung buong picture. Pero, pag nakita ng Lord, obedient ka, you will see it clearly. Amen?
So napakahalaga na kapag may narinig tayo, nalaman tayo na instructions ng Lord, we obey at once. So, look at this. Noong hiniling ng mga leaders or yung mga Pharisees, religious leaders, Lord, ba't di nyo nalang sabihin ng direktsahan? Ba't dinadaan-daan nyo pa sa parables? Hello? But hindi nyo nalang sabihin, i-explain sa amin yung parables. I want you to understand this. Hindi lahat ng nakakapakinig ay nakakaunawa. Bakit? Dahil may mga klase ng tainga ng nakikinig. At hindi lahat ng nakikinig bukas ang tainga. May mga iba, nakikinig lang. Alam nyo, pag nasa seminar ako, this is my nature. I love learnings. Gusto ko matuto. Pag pumupunta ako sa seminar, hindi ako tumatabi sa mga co-teachers ko kasi istoryaan, so nagawa. Alam niyo yun? Pumupunta ako sa harap. May dala akong notebook at ballpen and I listen attentively. Hello? Every time may pagkakataon na ganun, my learnings, I listen. Hindi lang kapag Sunday, kahit sa mga seminars, I really listen. I give my 100% attention. Ayoko ng distraction. Ngayon, pag mayroon ng output, tsaka sila lalapit, uy, lala, ito man eh, ito'y pag-awad eh. Ganon. Kaya, ang glory sa Lord, kapag may mga seminars, madalas ako ang leader sa group namin. Kasi, ang leader, ang nakikinig, nagiging leader yan. Amen. Amen po. Remember, just say amen because that is little matter. And when we obey God in little matters, we can be trusted in big matters. Amen! O, di lumakas. Praise God. Mga little matters lang yan. Sa school, pag nagtanong ako, naintindihan nyo, walang sumagot. Naririnig nyo ba ako? Magayon ako. Kasi it is also a sign of respect when we respond accordingly sa nagtatanong. So look at this church in Matthew 13. Lagpasan mo na yan, nabanggit ko na yan. Pakilagpasan yan. Matthew 13, 10 to 19. Look at this. Hallelujah. Ang ganda. Disciples approach Jesus and ask, why do you always speak to people in these hard to understand parables? Itong Matthew 13, bigyan ko lang kayo ng background. Si Lord nagkwento ng parable of the sower and the seed. Nasa verses 1 to 8 yan. Hello? And pagdating ng verse 9, those who hear, let them hear. Sabi ng verse na yan. Those who hear, then listen attentively. Sabi ng Common English Bible. Maraming mga translations sa Bible eh. Listen attentively, sabi ng Common English Bible. Ang ganda. And then pagdating ng verse 10, kasi doon sa verses 1 to 8, nung nagturo si Jesus, ang kaharap niya ay crowd. Pakisabi, crowd. Pag sinabing crowd, mix yan, halo-halo yan. Nandoon yung mga disciples, andun yung mga gusto lang makichika. Uy, ano kayang pagkain mayroon dyan? Gabay dalaba sumipon siya. Gabay dalaba sa blessings. Gabay day free. Pero, pagdating sa verse 10, sino na ang kaharap ni Lord? Disciples. When we say disciples, these are students. These are learners. These are people who are willing to listen. Amen. Sila yung iniwan, sa school pa lang, iniwan nila ang bahay nila para pumasok sa school, dala-dala ang kanilang mga gamit para gusto nilang matuto, dahil gusto nilang matuto. Sila yung mga students na hindi muna sila naglalaro sa kalsada para lang matuto. Pumasok sila sa school because they want to learn. At sino daw itong mga disciples na to? Sila yung mga learners. Sila yung nagsusulat pag may nagtuturo. Sila yung mga nag-e-effort. Sila yung hindi natutulog pag nagtuturo si teacher. Amen! Alam niyo ako pag sa school, pag may natutulog, I understand kung puyat naman talaga siya or pagod. Pero no, inagwagulan uno ugip. Ibagaklad sa may ugaw, una buwas anak, mawi kalay danganan mo tan ulas ha. Mga ganun ako. Kumbaga, review ko na yun sa kanya.
Ano ang gapoy naawi mo? Iawit ang takala, pati muskitiro. Gumaganon ako. Pinapatawa ko kasi sila in a way na nire-rebuke ko na sila. Amen? Kasi ayoko namang magsalita ng mga masasakit na salita sa kanila. No, gabay mo, igawa ang takay baba. Yung duyan, o habang mababang atak, jay, paugi punta ka. O, di ba? Di nahihiya na siyang matulog. Amen! Pwede bang gawin yun dito? Agalaunugip! Pakisabi sa sarili, agalaunugip! Ayan, di ba? Sila yung bukas ang isip, bukas ang tainga, at willing magsakripisyo para matuto. Amen! Ito yung mga disciples. Umalis na yung crowd. Pero anong sabi ng verse 10? These disciples approached Jesus. At pagdating sa verse 11, He explained. Kanino in-explain ng Lord ang parables? Sa crowd ba? Sa disciples! Sa mga Kristiyano na willing umupo, willing matuto, magsulat, at gusto nila talagang alamin ang kalooban ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kala natin, okay lang hindi magbasa ng Biblia. Alam niyo, mula nung nakakilala ako sa Lord, never na binaliwala ko ang Bible. Pang ilang Bible ko na to eh. Unang Bible ko is Tagalog. Magandang Balita Biblia. Gutay-gutay na yun sa dami kong sulat. Pati yung cover niya naalis na. O ebidensya to na gamit na gamit. Hello? No, 10 years balo ni tay Bible mo, abay delikado. Muni asulatan. Baka naman unan mo lang yan. May mga ganong tao, ano. Uy, ah, may libro, ikarga mo. Unan mo, untalino ka. Gusto ko naman. Saan nila nakuha yung ganong prinsipyo? Hello, kailan naglakad yung letters at pumasok? Grabing mga prinsipyo, ano? Malibang basahin mo, you will not learn. You have to read for you to learn. Amen? Jesus explained why they are so willing. They were so willing. Kaya, you've been given the intimate experience of insight into the hidden truth. Pakisabi, intimate experience. Church, I want you to wake up. God desires intimacy. Pero alam nyo, kung di tayo naglalaan ng oras sa Lord, paano tayo makaka-experience ng closeness sa Lord? Daming tao, close sila sa friends nila, close sila sa kumari, kumpare, sa batchmate, sa lahat, sa textmate, ganon. Pero sa Lord, di sila close. Alam nyo ba, lahat ng close ni Lord, nire-reveal ni Lord ang kanyang sarili sa kanila. If you are close to God, papakilala niya kung sino siya. Spend time. Gusto kong bigyan lang emphasis ito. Maglaan ng oras sa pagbasa. May mga times, sinong agree dito, hindi natin naiintindihan yung verse, magsabi ng amen. Huwag niyong problemahin yun. Go to other verse na ipapakita sa inyo ng maliwanag ng Lord. Limbawa, napunta kayo sa Leviticus, puro batas-batas yun, puro offering. E di lagpasan nyo, punta kayo sa Deuteronomy. Tapos nabasa nyo, ang ganyan mamahira. Punta kayo sa Proverbs. O kung gusto nyo sa pinakamababaw, sa Revelation, na joke lang, malalim yun. Kung di nyo Revelation, ano yun eh, malalim talaga. Alam nyo, huwag nyong problemahin kung di nyo nauunawaan yung ibang verses, hindi nyo pa kailangan yun. Amen! Time will come, God will reveal to you kung kailangan nyo na. Eh, may mga verses ding hindi ko alam, hindi ko pa naiintindihan. Because kahit marami ka nang alam, you still need to acknowledge that you don't know everything. Amen. You don't know all things, I mean. Di mo pa alam lahat. Kaya alam nyo, yung mga nagbabasa talaga ng salita ng Diyos, mayroon silang hunger sa learnings.
Meron silang hunger sa knowledge and wisdom. Bakit? Kasi lagi nilang natitikman, the Word of God is like a honey. Hello, parang honey ang Word of God. Sa Psalm 119 verse 103, sabi ni David, your word is like a honey. Grabe, no? Alam nyo, kami, gumagamit kami ng honey. Every morning, umiinom ako ng honey with calamansi or lemon. Kasi, isa yon, kailangan din natin ng good practices sa ating healthy habits ang tawag doon. Umiinom ako every morning at saka every hapon. Twice ako umiinom, pero konti-konti lang naman. Honey is, napakasarap ng honey. So, ganun daw ang Word of God. Hanap-hanapin mo pag lagi mong binabasa. Amen? So, sabi niya dyan, he explained, you'd be given the intimate experience of insight into the hidden truth and mysteries of the realm of heaven's kingdom, but they have not. Bakit they have not? Tuloy natin sa verse 12. Medyo mahaba-haba ito. Everyone who listens with an open heart. Pakisabi, open heart. Church, gusto ko mag-dwell tayo ng medyo mahaba-haba dito. Will receive progressively. Pakisabi, progressively. Naalala niyo yung Luke 16 verse 10? Nabanggit ko ito last Sunday. Those who can be trusted with little matters can be trusted with big matters. And those who are dishonest with little matters are also dishonest with big matters. Little matters matter to God. Pag nagpo-post ako sa Facebook, yun, isa yun sa mga nilalagay ko. Akala ba natin may progression kung sa maliit pa lang di na tayo masunurin? What do you think? Hello? May mga Kristiyanong may urge ang Lord sa kanila na mag-share. Alam nyo, this is my testimony, paano naging progressive yung aking hearing ability sa Lord. Nung baby Christian ako, look at this, listen. Kapag sinabi ng Lord na mag-share ako sa sasakyan, college pa lang ako noon, pupunta ako sa Bayambang, sasakay ako sa jeep, may urge ang Lord, urge agad yun. Instructions niya yun, and I hear it. Hindi ka uutusan ng kaaway na mag-share. Amen! Kaya kapag may urge na mag-share ka, sa Lord talaga yun. Huwag mo nang sabihin, Lord, kayo ba yan? Alam nga namang utusan ka ni Taning na mag-share ng Word of God. Little matters. Nung baby Christian ako, kapag sinabi ng Lord mag-share ako, kahit nasa sasakyan ako, nag-share ako. Alam niyo ang pumipigil sa tao para hindi gawin yun? P-R-I-D-E. What is that? Pride. Kasi ayaw niyang mapahiya. Baka agang dengal. Baka Lord, kin, kababaing ni wadyari amaya-maya pasahero. Every time in-urge ako ng Lord na mag-share sa sasakyan, ganun yung buhay ko nung baby Christian ako. And until now, pag in-urge ako ng Lord, ginagawa ko yon. Pag in-urge ako ng Lord na ipag-pray yung tao lalapitan ko, may conviction ng Lord na ipag-pray kita. Okay lang ba sa'yo? Ginagawa ko yun kahit first time kong mamit ang tao. Because every time I hear instructions from God, I obey. Hindi man 100% yon, pero greater percentage na sunod ko ang Diyos. Kaya may progression. Amen? There was a time na papunta, dahil ako ay nag-work sa San Carlos, nagturo ako doon ng 7 years. So from Mangaldan to San Carlos, nagbabiyahe ako every day. At ito yung asawa ko na si Pastor. Pastor na siya that time. There was a time, sabi ng Lord, naka-uniform ako ng teacher. Take note. Naka-uniform ako. Tapos sabi ng Lord, magturo ako sa bus. Sabi ko, Lord, alingwan ang kumay sobre, kwang ko. Hindi, joke lang. Yun. Familiar scenario. Alam nyo, naka-uniform ako noon. Tumayo ako. Nagturo ako ng Word of God. At sabi ko po, inintroduce ko na kaagad, gusto ko lang pong magturo ng salita ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako hihingi sa inyo. Tinanggap kong free, ibibigay ko sa inyong free. At teacher, naka-uniform ako ng teacher. Alam nyo, titibagin ng Lord yung pride. Amen? Minsan, ang katabi ko, Chinese. Sabi ng Lord, mag-share ka. Lord, akwante man Chinese. Para marunong mag-Tagalog yung Chinese.
Nag-share ako. Kahit hindi ka convenient, just obey. Amen? Ina-urge ka ng Lord na mag-share sa family mo, do. Dahil yung mga simple matters na yon, hindi ka na mapagkakatiwalaan ng Lord, asan ang progression? Nakahanap tayo ng big revelation? There was a time, nandito na tayo noon, nakapantalon ako ng white. Sabi ng Lord, lumuhod ka. Hindi ba alam ni Lord na nakapantalon ako ng white? Alam ni Lord yon. Pero, sa akin, God matters most than my pants. God is more important than my pants. Amen. So, lumuhod ako. Hello? Don't watch, dalawang magkasunod ng don't watch ang urge ng Lord sa akin pag nag-worship kami. Lumuluhod ako. Maraming tao, dahil sa pride, kung sila lang ang gagawa ng bagay na yon, ayaw na nilang gawin. Nang nangangko ni pastor, no, limuhod, hindi. Nag-ononor. Nagkahanap pa sila ng kasama nila para sumunod. Tapos, sinabi ng song leader, itaas natin ang ating mga kamay. Aga ng taguya. Alam nyo, simple matters lang mga yun. Sabi ng, napansin nyo, pag sinabi ng song leader, lumukso, lumundag, lumipad. Hindi ako lumilipad, ano, pero parang ganun-ganun. Diba? May kantang ngayon, malaya, malayang lumipad. O, diba? Mga ganun ka. Kung minsan, nakasalalay, yung image mo, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kung sa mga small matters na yon, masunurin ka kapag nakinig ka, pag may instructions ng Lord at sigurado kang galing sa Lord, I assure you, there is progression. Lalago ka, kapatid. Pero yung mga simple instructions na yon, ayun na nating sumunod. Si David nga, nagpuri sa Lord, hubot-hubad. Huwag niyong gagawin yun dito, ha? Para lang ma-portray that you obey God. Pero grabe, wala, hindi niya inisip ang sasabihin ng tao. There was a time, nag-share si Ma'am Cora sa Salisay, at grabe ang presence ng Lord that time. Sabi ni Ma'am Cora, lahat tayo'y lumuhod sa harapan ng Diyos. Dalawa lang kaming lumuhod. So what? Look at this church. Tawanan ka man ng tao, just obey God. Amen? Because you don't please man, you please God. Kung sa mga simple things na yon, little matters na yon, hindi na tayo kakitaan ng faithfulness. Don't expect progression. Don't expect growth. Matibag na yung pride na yan. Ako, hindi ako mahilig mag-makeup. Kasi pag nag-worship ako, iyakin ako. Ngayon, pag nag-makeup ako, medyo, ano, iba yung luha mo, ayaw mong tumulo kasi ma-erase yung makeup mo. Hindi rin ako mahiling mag-eyebrow. There was a time nag-eyebrow ako, pero naging conscious ako sa aking itsura tuloy. Baka na-erase la jay, tapos jay andi. Kahit ganito tong kilay ko, I'm contented. Amen. Napansin nyo tuloy. Ganon. Because what matters most to those obedient people is not what people will say to them, but what God will say to them. Amen? You please God. Kahit parang nakakahiya, bakit ako lulod? Bakit ako, katabi mo yung crush mo. Ganun. May mga ganun ako. Sabi ko, kahit nung nanliligaw si pastor sa akin, kaninang first service na banggit ko boyfriend, di ko pa pala boyfriend siya that time. Si pastor kasi, song leader, noong binata pa siya, song leader siya, ang gustong-gusto niyang awitin yung babad sa presensya. Malungob kasi, malungob. Babad sa presensya mo. Tapos aga marunong yun, sayaw. Napapasayaw din siya eh. Lagi ako sa harap. Alam niyo yun. Tsaka noong baby Christian ako, and up to now, pag walang nagbo-volunteer, I volunteer myself. Hello? Pag walang gustong mag-pray, ako na lang po. Pag walang gusto mag-testify, ako na lang po. Alam niyo yung mga simple matters na yan. God honors you. Hello? Nakikita ng Lord yung obedience na yan. Sabi ni pastor, dahil nakikita niya ako sa harap, ang pangit ko daw pag umiiyak ako. Grabe. Sabi niya,
dahil si Pastor Frank ay Frank, sabi niya, alam mo, ang pangit mo pag umiiyak ka. Hindi ako naging conscious doon. Okay lang, maganda ako sa Lord. Mas lalo akong umiyak. Amen! Ano yun? Porque naliligaw na, eh magpapakyut ka na? So what? Amen! Simple matters. Little matters matter to God. Amen? So, if we want big revelations, yung mga small revelations pa lang matuto ng sumunod. Amen. Amen po. Dahil yun ang gusto ng Lord. Kapag hindi tayo sumusunod, don't expect may susunod na revelation. Kaya sabi niya, those who don't listen with an open, teachable heart, even the understanding that they think they have will be taken from them. Yung mga hindi sumusunod, even yung pang-unawa nilang napakaliit, mawawala pa sa kanila. Next verse, kapatid, bibilisan natin to 13 muna, that's why I teach people using parables. Bakit gumagamit si Lord ng parables? To test their hearts. Willing ba talaga silang sumunod? Or gusto lang nilang ng free, ng miracles? Hello? Gusto lang nilang makuha sila from God? Alam nyo, if you only want to have the blessings, take note. God sees the heart. Pag ang gusto mo lang yung makukuha mo sa Lord, hindi magmamanifest ang Lord sa iyo. Kaya noong nakakilala ako sa Lord, hindi ako nag-ask ng blessings. Inask ko lang si Lord. Lord, I want you. Pinigilan ako ng magulang ko, inilaban ko, binawasan ang budget ko dahil born again daw ako. Inilaban ko yun kahit maglakad ako papuntang church. Bakit? God sees the heart. Napakalinaw na sinabi dyan. Bakit may parable? Bakit kung minsan hindi agad-agad pinapaunawa ng Lord? God sees your obedience. God wants to see your heart. Ngayon kung may testings at huminto ka na, sorry, don't expect growth. Don't expect progression. So sabi niya, because they think they're looking for truth, yet their hearts are unteachable. So daw yung mga taong unteachable, they never discover it. Although they listen, they never fully perceive the message I speak. Ito daw yung nabanggit sa Isaiah, verse 14, the prophecy of Isaiah, sa Isaiah 6:9 po ito. Although they listen carefully to everything I speak, they don't understand. Tama yung sinabi ni Isaiah, kahit naririnig nila, hindi nila naiintindihan. Kahit nakakakita sila, kahit may mata sila, hindi nila nakikita. Bakit? Dahil ang puso nila matigas. Hindi naman talaga sila susunod. Church, marami na tayong alam sa salita ng Diyos. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein. Kailan? Day and night. Nasusunod na ba natin yon? Yung mga alam na natin na verse, sundin na natin. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Nasusunod ba yun? Malakay 3:10, give your full tithes. Hello? Alam niyo, nung nalaman ko ito pa ulit-ulit, kasi the love of money is the root of all evil. Church, kung yung area na yan, di ka pa sumusunod, don't expect magmamanifest ang Lord sa'yo. Obey. Dahil kung may areas na alam mo na hindi ka pa nakakasunod, yun ang pipigil para hindi ka na makarinig sa Diyos. May experience si Kenneth Hagin Sr. There was a time na disobey niya ang Lord. Alam niyo, it took him 6 months to hear again from God. Hello? Akala natin okay lang ma-disobey ang Lord sa isang area? Total, nabubuhay pa naman ako. Total, andyan ang grace ng Lord. Nabanggit ito ni Pastor kahapon sa Don't Watch. The best blessing when we obey is that God always gives direction every time we obey. Dahil sumunod ka, okay, next step na tayo, anak. Pero kung yung dating mga revelations, dating word ni Lord, hindi mo pa na-obey, don't expect na may darating na bago. Kaya kung minsan, nag-umaasa na lang tayo, hindi bali, mag-rashay, Lord.
Alam niyo, ang hirap mabuhay sa mundo nang di walang direksyon ng Lord. Amen. Suntok sa hangin. Kaya nga sabi ni Pablo, I don't beat the air. I run towards the goal. Alam ko yung goal ko. Alam ko yung mission ko. Dapat ganun tayo mga Christian. Ako, alam ko ang mission ko. Binigay ng Lord, Psalm 71 verse 21. The Lord has said to me in last 2018, I will increase your greatness and will comfort you on every side. Na-receive ko yun sa Lord. I know where I am going. There is greatness. Bakit? Because every time God gives instructions, I obey. I obey. Even sa giving, kumintang may kausap ako, hindi ka uutusan ni Satan na magbigay. Amen. May mga pangungusap na hindi mo na kailangan ng confirmation. Galing talaga sa Lord yon. Minsan may kausap ako, tapos may urge ang Lord na bigyan ko, I give. Bakit? Little matters, mga yan. Pag nakita ng Lord, you are obedient in that area, God will entrust you another revelation. Amen. Amen po. Naiintindihan po natin, apakahalaga ng hearing. Pero kung ang hearing natin ay hindi rin pala natin susundin ang naririnig natin, it's useless. Church is useless. It's high time. Sabi ng Hebrews 3:15, when you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Do not harden your heart. Magpatikasin ang puso. Naririnig nyo na ito. Maraming beses na nating naririnig itong mensahe nito. Do not harden your heart. Why? Dahil gusto ng Lord, sumunod tayo para mapabuti tayo. So, 15, tuloy natin. Sabi niya, their minds are dull and slow to perceive, their eyes are plugged and are hard of hearing. Tuloy ko lang sa bandang huli. Ang ganda ng sinabi ng Lord, oh. Otherwise, they would open their eyes to see and open their ears to hear, open their minds to understand. Then they would turn to me and let me instantly heal them. May instant healing. Pakisabi, instant healing. Kailan nangyayari ang instant healing? When you turn to God in repentance. Lord, forgive me. Alam nyo, the word sorry is a powerful word. Amen? Ako napaka expressive kong tao. I always say thank you. I always appreciate people. Kahit may limang babalaw, I always see the positive side of people. Ganun ang kultura sa langit. And I always say sorry. May mga tao ang hirap magsabi ng sorry. Anong pumipigil? Uli? P-R-I-D-E. Pride. Ano nga yun? Bakit ako magsosorry? Eh, mas tama ako, mali siya. Diba? Alam nyo, hindi kung sino ang tama, kundi ano ang tama. Hello? Sorry. Kahit sa bata nagsosorry ako, kahit sa mga eskwela ko, pag mayroon akong hindi nagawa or naipangako ko, di ko nagawa. Ay, sorry anak. I always say sorry and I mean it. I really mean it. Hindi yung sorry. Sige palatan, sorry. Ganun ano? Dahil ni-require lang. Church, pwede ba itong puso na to pabago na natin? Huwag nang magpatigas. Huwag nang magmatigas. Unang-una, ask forgiveness from God and He will instantly heal us. Lord, forgive me. Hindi ako may mga taong akala nila okay lang sa Lord na hindi sila nakakasunod. Say sorry to God. Lord, forgive me. Hindi ako nakakasunod sa area na to. Sorry, Lord. Forgive me. Church, huwag nang magmatigas. Dahil the moment nagpakumbaba tayo sa Lord, there is instant healing. Even 1 Peter 2:24 in the Passion Translation, ang tinukoy doon na healing ay instantly healed. May instant healing. Ayoko mag-suffer. Tandaan nyo, ang magnanakaw, laging naghahanap ng butas. Kapag may nakita siyang kasalanan, may nakita siyang disobedience, anong gagawin niya? Nako, pakikialam niya yung buhay mo, magsasuffer ka talaga. At ayaw ng Lord yun. Tuloy natin. Verse 16, sabi niya dyan, but your eyes are privileged. Pakisabi, privilege. Yung mga Kristiyano na nakikinig at sumusunod, these are privileged people of God. Why?
Ang ganda ng sinabi ng Lord, for they see and their delighted are your ears, for they are open to hear all things. Many prophets. Diyan sa 17, maraming mga propeta gusto nilang makita si Jesus. Privilege tong mga disciples na to kasi yung pinrapisay sa Old Testament, nakita talaga nila at narinig. Pagdating ng 18, grabe. Praise God. Eto na. Now, you are ready to listen to the revelation of the parable of the sower and his seeds. So verses 1 to 8, mysterious. Even the disciples did not understand. Nakuha natin. Pero dahil willing silang sumunod, dahil willing silang makinig, willing silang matuto, okay, ipapaliwanag ko na sa inyo. Nakukuha natin ang importance ng hearing, willingness to listen attentively. Hallelujah. Ito na ngayon yung kahulugan ng parable. Verse 19, hallelujah. The seed that fell on the beaten path represents the heart of the one who hears. Ito daw yung mga taong nakarinig, pero they did not understand. Bakit they did not understand? Kasi hindi naman talaga sila willing matuto. Alam nyo, ang taong willing matuto. Church, alam nyo ba, kapag nakikinig ako ng turo, kasi ang practice ko, every week, may mga pinapakinggan akong sermon ni na Miles Monroe, na Kenneth Hagin, Joyce Meyer, Joel Austin, yung mga men of God, great men and women of God na ginagamit nowadays. Si Miles Monroe, kahit patay na siya, yung message niya, very powerful pa rin. Alam niyo ba na nakaka-11 pages ako sa isang turo lang? I want to learn. At sa isang turo ni Dr. Miles Monroe na tumatagal ng 1 hour and 20 plus minutes, mga ganon, alam niyo ba na hindi ako nag-e-spend ng 1 hour? I spend, kasi every madaling araw ako nakikinig, nag-i-spend ako ng 3 nights or 3 madaling araw. Natapos ko lang yon. Why? I want to learn. I don't just listen. Nagsusulat talaga ako. Mayroon akong exclusive na notebook na para lang sa turo ng mga preachers na gusto kong mapakinggan. If you want to learn, sacrifice. Ang Lord magre-reveal. Kaya kapag nakikinig ako ng turo ng ibang mga preachers, susulat talaga ako. I don't just listen. Grabe ang sakripisyo, mga kapatid. Akala nyo, turo lang ng turo ginagawa namin ni pastor. Minsan, tulog ako, naririnig ko si pastor, nakikinig ng preaching ni na Riflo Dollar, ni na Jesse Duplantis, John Bevere. Grabe. Grabe mga sakripisyo po namin. At hindi po ganun kadali. Akala natin, uy, grabe. Na-amaze tayo. Gusto natin. Yung iba, gusto ko ganyan ako magturo. But they don't want to sacrifice. Learn to sacrifice. Learn to sit down and listen to God for a long period of time. Learn to spend quality time reading your Bible. Alam nyo, imposible na hindi nyo makilala si Lord ng lubusan. Uulitin ko. Imposible sa mga totoong naghahanap sa Lord. Imposible na hindi magpakilala ang Lord once you give your time to God. Gusto ko lang basahin yung sa John 14. Sabi ng John 14, 21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him. Ito yung benefit, ito yung reward. And will manifest myself to him. John 14, 21. God will manifest. Imposible na hindi i-manifest ni Lord kung talagang you search for him with all your heart. Jeremiah 29, 13, isulat niyo po. You will seek me and find me if you search for me with all your heart. Pakisabi, all your heart. Kailangan, dedicated tayo, committed tayo, willing tayo. And pinaliwanag ng Lord. Actually, hanggang verse 23 yan, hindi na natin ilalabas. Pinaliwanag ng Lord ang ibig sabihin ng the sower
and the seed. Kanino niya pinaliwanag? Sa mga bukas ang puso at willing sumunod sa Lord. Why is hearing important? Dalawa lang po ito. Genesis 1:26, bakit mahalaga ang hearing from God? Sabi ng Genesis 1:26 sa King James Version, look at this. Hallelujah. When the king speaks in the kingdom, tuloy natin ito kung sa mga nakinig last Sunday. In a kingdom, when the king speaks, what he says becomes a law. Very good. Nakikinig talaga kayo. Sa kingdom, pag nagsalita ang hari, ang kanyang sinasabi ay nagiging batas. Amen. Pakisabi, batas. It becomes a law. Kapag may batas, tayo ay dapat sumunod. The only requirement is to obey. May batas na nabuo sa verse 26 ng Genesis 1. Sa una pa lang na nilalang ng tao, nung nilalang ng Lord sina Adam and Eve, mayroon ng batas. At kapag ang Diyos nagbigay ng batas, is He going to violate that? No, hindi niya i-violate yung kanyang utos. Dahil batas niya yon, siya ang unang susunod. Parang sa government din yan. Kahit si Duterte sumusunod sa batas trapiko, kahit presidente pa siya. Kahit yung mga police, yung mga law enforcer, yung mga traffic enforcer, alam nyo ba, kahit traffic enforcer sila, hindi nila pwedeng i-violate ang traffic laws. Amen? Or else, sila mismo mananagot sa batas. Maging ang Diyos, He is obliged to obey His law. Kaya may law na nang nabuo sa Genesis 1:26. Anong sabi dyan? And God said, let us. Pakisabi, let us. Yun yung unang let. Mayroong us. Let us make man in our image after our likeness. Pangalawang let, hindi na us ang kasama niya. And let, anong kasama ng let? Them. Pakisabi, let them. Bakit kailangang makarinig tayo sa Diyos? Dahil ang authority dito sa lupa ay wala sa Diyos. Kailangan ng Lord. Number one reason is God needs your permission. God needs your permission because the dominion, the authority ay ibinigay ng Diyos sa kanino? Sa tao. Pakisabi, sa akin. Ngayon kung wala kang naririnig sa Diyos, paano ka ngayon mag-agree sa Lord? Paano ka ngayon? Paano hihingi si Lord ng permission? Look at Noah. May permission ng Lord. Oh, kaya ang ginawa ni Noah, anak, gawa ka ng ano. May naninig siyang instructions ng Lord. Sumunod si Noah. Naligtas sila. Bakit? Kanino nagpaalam ang Lord noong tinupok ng Lord ang Sodom at Gomorrah? Kanino siya nagpaalam? Kailangan niya ng permission ng tao. Kanino nagpaalam ang Lord? Kay Abraham. Abraham, ialaw mo ba? Sabi na Abraham, kung mayroong matuwid doon na tao na 30, naging 20, naging 10, Lord, tutupukin niyo ba? Hindi, sabi ng Lord. Kaya walang matuwid doon na ganong bilang. Ang matuwid lang doon, sina Lot at ang kanyang family. At niligtas sila ng Lord. Natupok ang Sodom at Gomorrah with the permission of man. Because kung sana ang nakalagay doon, sa Genesis 1:26, let us make man unto our image and likeness, and let us have dominion. Kung parehong let us, si Lord may control. Pero, hindi makakakilos ang Lord without our permission. Amen! Kaya napakalaga na naririnig natin ang Lord dahil yung pangarap niya mangyayari lang kapag naririnig natin at mayroon tayong permission na gawin niya. Amen! Look at Moses. Gusto ng Lord i-deliver ang Israelites sa kamay ng Pharaoh in the land of Egypt. Alam niyo ba na hindi kayang gawin ng Lord yon kung walang pumayag na tao? Amen! Laging naghahanap si Lord ng masunuring tao. At nakita niya si Moses. Sino ang nag-permit para magawa ni Lord ang kanyang plano? Si Moses. Nung namatay si Moses, sinong nag-permit para matibag
ang wall of Jericho at makapasok ang Israelites sa Kanaan? Si Joshua. God is always looking for people who will hear from Him and will permit Him to do His plans. Amen! Ngayon, kung wala kang naririnig sa Lord, dahil nasa iyo yung authority, paano kikilos ang Lord sa family mo, even sa sarili mo? If you don't hear from God, huwag mong sabihin, Lord, bahala na kayo. No! Kailangan may marinig ka. Hello? Kailangan may marinig tayo dahil ang authority pinagkatiwala ng Lord sa atin. Pangalawa, because God needs our agreement. He needs our permission and He needs our agreement. When we say agreement, you allow or you agree with God. Sumasang-ayon ka. Alam nyo, testimony ko lang ito. Nung may pinagdaanan ako doon sa aming division, alam nyo ba na ang Lord hindi niya tinatapakan ng authority sa lupa? Alam nyo ba na kailangan mayroong magamit ang Lord na mataas na position or mataas na authority? Dahil doon sa division namin, yung mga boss namin may malinang practices. Yung dati, hindi yung ngayon. Yung mga dati naming boss, mayroon ng maling practices. At may command ang Lord sa akin not to obey. So dahil may command ang Lord, sabi ng Lord sa akin minsan, go to the high priest. Lord, ano yun? Humihingi lagi ako sa Lord ng 3 confirmations. Still small voice ng Lord and then word of God. Minsan sa dream. So sabi ng Lord, go to the high priest. Binigyan ako ng Lord sa Deuteronomy, sa Isaiah ng mga verses. Yes, Lord. Even sa Hebrews, pinakita ng Lord. So I just say, yes, Lord. Tapos yung, alam niyo kung sino yung high priest? Na pinakita ng Lord sa akin through vision yung mukha, babae sila. Alam niyo, ang high priest in the Old Testament, sila yung judge. Hello? Silang magsasabi kung anong gagawin mo. Amen? Silang magsasabi kung naayon pa sa batas yung ginagawa mo. Ganon ang trabaho ng high priest, ganon ang trabaho ng judge. So to make the long story short, may pinakita ang Lord ng mukha. Lord, I need confirmations. Ganon ako eh. Dahil ayoko magkamali. Hindi dahil nagda-doubt ako, kundi ayoko magkamali. Lord, I need 3 confirmations kung sila talaga. That night, napanaginipan ko yung taong yon na kinakausap ko sila. And those are confirmations. Lord, anong sasabihin ko? Binakita ng Lord sa akin ko. Anong sasabihin ko sa Isaiah? Nakikita natin. Hindi ba damot si Lord ng instructions? And this is possible. Akala nyo sa amin lang, sa inyo din. Pwedeng mangusap ang Lord na parang kausap mong kaibigan mo. Hindi lang natin kaibigan ng Diyos. Ama natin siya. Amen? Kung yung ama natin sa lupa, nakakausap natin. Mas lalo yung ama natin sa langit. To make the long story short, hindi kami sumunod sa aming boss in that division dahil ang sabi ng aming boss sa central office, huwag kaming sumunod. Amen? So may authority ang Lord na grabe ang ano ah, ang order ng Lord. Hindi niya tinapakan ang authority. Dinala kami sa higher authority ng Lord. Bakit? Kasi kailangan ni Lord ng tao para mangyari ang kalooban niya. Sabi sa central office, huwag kayong susunod, mali yung pinapagawa sa inyo. Dalawa lang kami in our division na hindi sumunod. Ako at ang aking principal. Bakit? Dahil central office ang nagsabi. Kaya kami matapang na hindi sumunod doon sa mas mababa dahil may mas mataas na nagsabi. Nakukuha natin? At authority sa lupa yun. Amen. Amen po. So we need to listen. Or else, tayo din ang kawawa kapag hindi tayo sumunod. Tayo din ang mahihirapan. Church, even little matters. Huwag na tayong mag-antay ng lalabas ang Lord. Ano? Nako, gusto niyo pa ba ng ganon? Alam niyo, maraming paraan ng Lord na mangusap. Number one is Word of God. Amen? Pwede niyong gayahin yung aking lifestyle. Every time nangungusap ang Lord, ginuguhitan ko, minamarkahan ko, nilalagay ko yung date.
kung kailan siya nangusap. Nilalagay ko talaga para every time mabalikan ko yung verse, praise God, nabasa ko na ito ah. Ito yung pangungusap niyo, Lord. Inamarkahan ko talaga. At hindi lang yon, minimeditate ko hanggang sa hindi na mabubura sa isip ko. Minimeditate ko siya day and night. Pag nasa car kami, kuminsan tahimik lang ako, nagdadrive si pastor, hindi niya alam, nagmimeditate ako ng Word of God. I love meditating the Word of God and I really love it. Minsan, mas gusto kong tahimik lang ako kasi nagmimeditate ako ng Word of God. Yan sa may istoryaan, kaya ang babangil, so istorya da, nako. Diba? Choose to meditate the Word of God. Bakit? Dahil isa ito. At ang isa pang paraan kung paano mangusap ang Lord is through our pastor, through me, your pastora. Kaya may mga humihingi sa akin ng advice, chinachat ko sila, listen. Just listen. Alam nyo, there was a time na may humingi ng advice sa akin ng paulit-ulit. At dahil masipag naman ako magbigay ng advice, paulit-ulit din ako nag-advise. Dumating yung time, hindi na ako nag-advise. Alam niyo kung bakit? Hindi naman niya sinusunod eh. Amen. O hindi kayo yon, huwag kayong mag-alala. Bigla kayong tumahimik. Alam niyo, when God is already silent sa kanyang instructions, baka naman tigas ng ulo natin. So listen. Anyway, may instant healing. Amen? Instant healing. Dito sa mundo, kung ano-anong mga sikat-sikat na ginagawa ng mga trending-trending, mga TikTok-TikTok. Kapatid, kung mayroong mang trending sa kultura ng langit is yung marunong tayong makinig, marunong tayong sumunod. Yun ang trending. Dahil hindi naman tayo tagalupa. Last verse for our conclusion. Psalm 32, 8-9. Nabanggit ko na ito last Sunday, pero gusto kong maulit natin uli ma-meditate. May dalawang paraan kung paano ginaguide ng Lord. Una, sa verse 8, sabi niya, I hear the Lord saying, I will stay close to you, instructing and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way that lead you forth with my eyes as your guide. Ito ang gusto ng Lord, i-guide tayo in a gentle way. Amen? Halika anak, itabin tayo ng Lord. Ayaw ni Lord na nahihirapan tayo. Ayaw ni Lord na mayroon pa tayong nasasuffer bago tayo sumunod. So ang Lord, i-guide ka niya in a gentle way. I will guide you, sa King James Version is, I will guide you with my own eye. Sabi ng Lord, sa pamagitan ng kamay ko, mata ko, ako mismo mag-guide sa'yo. Look at verse 9. Sabi ng Lord, don't make it difficult. May mga Kristiyanong kailangan mo ning guyuran, kailangan mo ning luwutan, kailangan mo ning pambagaan, sisigaw ka pa. Yung mga anak ko kapag naglalaro sa labas tapos parang mapapahamak na sila, tumataas yung boses ko eh. Hannah, Francine, stop that! May mga ganon. Kailangan pa tayong sigawan. Kailangan pa tayong paluin para matuto. Alam niyo ang Lord, very gentle. Huwag niyo nang antayin paluin pa tayo ng Diyos. Sa lahat ng alam niyong commands ng Lord, obey. Pakisabi, obey. Kung hindi ka nasanay na sumunod sa area na yon, this is your time. Ulitin ko yung Hebrews chapter 3. When you hear the voice of God, do not harden your heart. Obey. When you hear, you obey. Amen? Alam nyo? Kung darating ang panahon na makita namin kayo ni Pastor na anointed, na nagpipreach ng salita ng Diyos, masayang-masaya kami. Nawa makuha nyo yung buhay namin. Ito yung legacy na gusto naming iwan. Kung sakaling umuwi man ako sa langit, at least may naiwan kaming, ako mismo may naiwan akong legacy. Obey God. Obey God even in little things. Because it never, you will never be sorry when you obey God. It pays to obey God. Amen. Amen po. Tumayo tayong lahat.
sa oras na to, pwede ba mag-repent tayo? Mag-repent po tayo. Huwag na nating ipagpabukas. Huwag na nating gawin mamaya. This is the perfect time for us to surrender our hearts. May mga disobedience ba tayo kahit little matters man yan? God knows your heart, church. God is so willing na gawin niya yung pangarap niya sa iyo. May magandang pangarap ang Lord sa iyo, kapatid. Grabe. Kung naintindihan lang natin ang pangarap ng Lord, napakaganda ng pangarap niya. Pwede ba sa oras na to, ask forgiveness. Ask forgiveness from God, Lord. Patawarin niyo ako sa mga disobedience ko. Sa mga alam mo na pinapagawa ng Diyos sa iyo, and yet, you disobey Him. Yung iba willingly, they disobey God willingly. Church, hindi po nagbibiro ang Lord. May maganda siyang pangarap, subalit, hindi niya magagawa yun kung matikas lagi ang puso natin at lagi tayong nagdi-disobey sa Lord. Sa oras na to, come on church, repent. Repent, dahil ang pangako ng Lord, the moment we repent, there is instant healing. God will heal our ears. Kung di man ito nakakarinig, God will heal the blindness in our eyes. Kung di man ito nakakakita, and He will give instant healing for those who will turn to God. Come on, church. Naantay ka lang ng Lord. Just say, Lord, forgive me. If you confess your sins, God is able and just, faithful and just to forgive you. Come on, open your mouth. Lord, patawarin niyo ako sa mga pagkakataon na nasunod ang gusto ko at hindi ang gusto niyo. Sa mga pagkakataon na binaliwala ko ang mga warnings ninyo. Sa mga pagkakataon na hindi kayo ang sinunod ko. Sinunod ko yung emotion ko. Sinunod ko yung mga sitwasyon na mas comfortable akong gawin. Sinunod ko ang ibang tao. Sinunod ko yung sarili kong prinsipyo. Lord, forgive me. Forgive me. Forgive me, oh God. Come on, make it personal. Pwede ba ilagay natin ang ating dalawang kamay sa ating tainga? And we will ask God to open our spiritual ears once again so that we can hear from Him. Kapatid, uulitin ko, ang hirap mabuhay nang wala tayong naririnig na direksyon sa Diyos. Lord, open our spiritual ears that we may hear from You. Ayaw naming magkamali. Ayaw ka naming masaktan. Ayaw namin ma-disobey kayo. Lord, dahil pinatawad niyo na kami sa aming mga kasalanan, Lord, we claim that instant healing, O God, sa aming spiritual ears. Lord, magkaroon, Panginoon, ng understanding, mabuksan ang aming paningin, na mabuksan ang aming pandinig sa inyong mga instructions, sa inyong mga tinig. In Jesus' mighty name. Salamat, O God, that You will continually guide Your people in this area. Thank You for an open ear, open eyes, O God, of Your people. And Lord, tulungan din po kami na makasunod sa Inyo sa mga instructions na nare-receive namin sa Inyo, Panginoon. Give us a heart that is always willing to obey, even in little matters, O God. Salamat, Panginoon, patuloy, O Diyos, na kayo ang maitaas sa oras na ito. Salamat sa transformation. I declare, Lord God, ang lahat ng nakapakinig ng mensahe na to ay mga masunuring Kristiyano. I declare that in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa inyong ginawa sa oras na ito. Kayo, O Diyos, maparangalan. In Jesus' mighty name we pray. Lahat ng binago ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen.
Praise God. Makakaupo na po tayo.